Hello guys, good morning. May tuturo ako sa inyo guys ngayon na kaalaman about sa makina, kung bakit humihina yung hatak ng ating makina at medyo mabagal na yung takbo. Guys, tuturo ko sa inyo kung bakit humihina yung hatak ng sasakyan natin. So meron po tayong dalawang opsyon. Meron tayong gasoline tsaka diesel. So ngayon dito tayo ngayon sa ang una ko ipapaliwanag sa inyo ay itong gasoline. So dito tayo sa kotse tayo eh. So ngayon kung bakit humihina ang hatak ng sasakyan natin guys, ito po yung mga dahilan niyan. Una, titingnan nyo yung air filter. Ito siya guys. Oh, laglag guys. Ito siya. Bubuksan nyo to guys. Ayan, bubuksan nyo to. At tatanggalin nyo tong So ito guys, ito yung mga unang dahilan kung bakit humihina yung hatak ng sasakyan natin. Kung barado yung air filter niya. So kailangan natin linisin. Linisin to guys. Ganyan. So ngayon, babalik lang din natin kung malinis na siya. Kasi dito na sasala yung madumi. And then, yung intake ng hangin na papunta dito na higop na makina, nahaharangan ng dumi. Kaya, hindi siya hahatak ng malakas dahil naharangan yung hangin niya sa dumi. Hindi siya makakahigop ng fresh air. Click nyo rin ulit. Pag malinis na yung air filter, babalik nyo ulit. So, meron pang isang dahilan guys kung bakit humihina yung hatak ng sasakyan natin. So, pwedeng ang inject, lahat ng injector natin guys, dito. Itong fuel injector natin guys, ito, isa, dalawa, tatlo, apat. Itong fuel injector natin, pwedeng maging dahilan din ng paghina ng hatak kung sakali yung fuel niya ay kunti lang na maibubuga dahil barado kapag madumi yung fuel injector natin. So ito pa yung kaibahan guys sa mga AFI, sabi ng electronic fuel injected, dahil meron siyang injector na apat na piraso bukod sa spark plug. So wala siyang carburetor. Tulad nung mechanical, may carburetor siya, wala siyang fuel injected. So ito, fuel injected siya direct. So ngayon, kung itong apat na fuel injector niya is magbabara dahil sa madumi, walang fuel na maibubuga doon, kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit mahina yung hatak ng makina, hatak ng sasakyan. Kunti lang yung masusunog niyang gasolina eh, dahil barado. So, pangatlo guys, yung fuel filter. Kapag ang fuel filter niya ay madumi, ganun din guys. Magkunti lang din yung gasolina niyang maibubuga papunta dito sa fuel injector na may deliver niya. Kunti lang may deliver niya dahil barado din yung fuel filter. So, yan ang tatlo ang dahilan guys kung bakit humihina yung hatak ng sasakyan natin sa mga gasolina. So, iba rin yung sa ano guys. Iba rin yung sa mga diesel. Pag humahina din yung hatak ng diesel fuel engine, ang mga problema doon ay ang clutch. Pag manipis na yung clutch niya, manipis na yung lining, hihina din siya, lalo na sa mga malakas maggamit ng clutch. Yung apak ng apak lagi, malakas magpapudpud ng clutch lining yon.
So isa yun sa mga papahina ng hatak. At saka yung injector din ng makina, yung fuel line injector niya, ano din, katulad din dito na sa gasolina, na meron din siyang ejector, barado rin. Kapag barado rin yung ano niya, tip niya, mahina yung ibubuga niyang diesel dahil barado. Yung ibang nagbabara ng fuel line papuntang injection pump, yun po ang problema sa injection pump kapag barado. Barado siya dahil sobrang dumi na ng injection pump, kaya konti lang din yung may susupply niyang diesel papunta dito sa injector. So ganun po guys sa mga injected fuel, carburetor sa injection pump tsaka injector. So yun lang yung problema kung bakit humihina yung hatak. Barado yun ang mga ano guys, mga problema, barado sa dumi, tsaka yung fuel filter barado sa dumi. And then so kung sa diesel, yung clutch lining niya pudpud na, napupudpud siya dahil malakas ka kung gumamit ng clutch habang tumatakbo, apak ng clutch, mas madaling mapudpud yung glass lining mo niyan guys. So yun lang po guys yung mga dahilan kung bakit humihina yung hatak natin sa mga sasakyan natin. Madumi yung air cleaner, madumi yung fuel injector, madumi yung injection pump. Kailangan lang linisin, papakalibrate. Ganun lang guys. So sa sunod naman ang video guys. Salamat. Bye bye.